welcome sa ating YouTube channel. So ayan, may video na naman tayo today. But first mga mommies, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, don't forget to like and i-subscribe din yung mga mommies para lagi kayong updated every time may bago tayong upload. So without further ado, let's get into the video! Anyways, mga mommies, nakita niyo naman sa ating title at sa ating thumbnail, may topic na naman tayo today. But first, mga mommies, I just want to say thank you so much sa lahat na nag-follow ng ating Facebook page. So you can follow my Facebook page, mga mommies. Diyan ako nag-upload ng mga mini-vlog. And diyan din ako nag-share ng aking mga YouTube videos. So ayun, follow niyo ako, mga mommies. Kaya na nga mga mommies, mag-start na tayo sa ating topic today. But anyways, ayan, nag-video pala ako ngayon mga mommies kasi umalis ako at galing ako ng LTO. Kasama ko si daddy kasi nagpabo kami ng TDC. Grabe pala, no? Pag nagpapaano ko sa LTO, medyo mahaba yung kila. But anyways, nakarating lang namin ngayon. It's already 2 PM na ng hapon. Ayan. Mga mommies, para di naman sayang ang ating ayaw. So magbablog na lang tayo today. And ang na-pick kong content natin today is yung part 2 ng vlog natin. Which is ito, maraming nag-message sa akin dyan at marami rin nag-comment na talagang nakatulong yung video ko sa kanila and marami rin nag-message sa akin na gumawa ko ng part 2. Ayan, so yun yung topic natin today, kung ano yung mga marirecommend ko pa na gamot pag may LDM, pagtatae, especially sa mga bata kasi yun naman yung mostly na content ko dito. Nagsishare ako ng mga medicine, mga DIY, and mga hacks. So ayun, mga mommies, mag-proceed na tayo sa ating video. Mommy, since ang topic natin is pagtatae ng bata, pwede rin to sa matanda mga mommies, mag-share din ako. Anyways, just a very very quick disclaimer lang mga mommies, I'm not a pediatrician, hindi rin po ako nurse, at wala rin po akong background na pagdudoktor or anything. Ito ay mga sinashare ko sa inyo mga mommies is based on my experience as a mommy and na-experience ko rin ito sa asawa ko. So, i-share ko lang sa inyo mga mommies yung mga gamot na prescribe sa amin ng aming pedya at dun sa mga gamot na meron ako dito sa akin reseta. Ay mga mommies, dahil nakapagpa-disclaimer na tayo. So, una-una mga mommies, pag napansin nyo na isa sa member ng family nyo is nagtatae, unang-una niya ang gagawin is bibili kayo ng oral rehydration salt o yung tinatawag natin Orisol. Actually, marami naman kayong mabibili mga mami ng Orisol. Depende po yan sa anong klaseng brand na bibilihin nyo. Pero, meron akong maire-recommend sa inyo mga mamis ng mga ORS o Orisol na mga brand, which is ito. Yung isa is ORS 75. Replacement dehydrosol yan. So, ayan, mabibili nyo for only 150 to 120 pesos. Meron niya sa mga generika kasi si daddy before, nung inataka siya ng kanyang uric acid, si daddy ay nagpupup or nagtatae siya. Isa yan sa mga pinatiko sa kanya. Ang next naman natin mga mommy is yung oral Orisol Plus. Pwede rin kayong bumili niyan. Same lang din naman yan ng binanggit ko ng ORS 75. So, pili lang kayo sa dalawang yan. Actually, mas marami pang mga brand. Hanap lang kayo ng mga generika and sabihin niyo yung pinaka-affordable Orisol sa mga nagtatae or sa mga kailangan uminom ng ORS. Example naman mga mommies, no budget kayo o wala kayong pera or nagtae kayo in the middle of sobrang gabing-gabi na hindi na kayo makalabas. For example, madaling araw, pwede kayong gumawa ng DIY ORS or DIY Orisol. So, ganito lang po yung mga gagawin nyo. Kuha po kayo ng 1 liter na boiled water. Mas maganda mga mommies kung mineral kasi mas okay yon since nagtatae nga yung ang patient or yung member of the family. Dapat mineral talaga. Next na naman natin is 1/2 teaspoon of salt. Kung yung teaspoon mga mami ko, charita yun ha. So, kalahati lang nun yung ilagay nyo sa 1 liter of tubig. And then, after nun is 6 teaspoon of sugar. Yung 6 na kutsarita, ilalagay nyo sugar mga mami. And hayaan nyo lang siya i-dissolve. Mas okay na yung warm water yung ipapatik nyo. So, ganun nyo siya gagawin yung DIY, ORS, o Orisol. Ating mga mommies, dahil sinabi ko kanina this is for matanda at pang bata na nagtatae, so pwede rin kayong bumili ng Pedialyte. Ang Pedialyte mga mommies, dalawang types po yun. Meron tayong mild 30 at meron din tayong Pedialyte 45. Yung 45 mas mataas po yung electrolytes niya. So kung bibili po kayo, sabihin nyo na nasa generic or sa mercury yung mataas o yung Pedialyte 45 yung kunin nyo kasi halos same lang naman yung price nun. Anyways, ilalagay ko sa screen mga mami yung itsura ng Pedialyte para may reference din kayo pag bibili kayo.
Ang next naman ng mga mummies na pwede niyong mabili is Viva Light. Nakasashay lang yung mga mummies nito, mararecommend ko rin kasi mataas din po yung kanyang electrolytes. Actually, itong mga mummies, limited lang to. Actually, konti na lang yung nagbebenta nito. Ang bibili niyong mga mummy na pharmaceutical is yung Taishu. Taishu yung gumawa nun. So, naman natin mga mummy is oral rehydration salt o hydrate. Ayan siya mga doon. Ready-made mo na siyang iinumin. So, ayan siya. Ang price nito mga mummies, if I'm not mistaken, is nasa 60 to 70 pesos. Depende po yun sa brand name. So, kung bibili po kayo, make sure sa generika. Kasi sa generika mga mummies, kahit hindi branded, effective din naman sila. Depende lang po yun sa taong iinom. Ang nasama natin mga mommy is yung sa mga bata naman. Actually, mga mommies, sa mga videos ko about sa pagtatay ni baby, especially this one, kasi maraming nag-message sa akin na mommy, talaga nakatulong sa akin yung sinabi mo, yung DIY na sinabi mo. Kasi yung sinabi ko ng mga mommies, you can use thermometer, parang kikilitiin mo lang yung part ng pet ni baby para makapook siya, lalo na yung sa mga hindi makatay. Ngayon naman, sasabihin ko naman sa video ko na yun mga mommies para yun sa mga baby na hirap mag-poop or matigas yung poop nila. So yun yung sinabi ko. And then may mga nag-message sa akin, paano naman daw pag nagtatay, ano ba naman daw, ano din ba daw yung maisasuggest ko. So ito na yung mga mommies sa mga nagtatanong dun sa video ko na yun. Kasi yung iba na i-spam, hindi ko rin nababasa at yung iba natatabunan na talaga. So mga mommies, panoorin yung video na to at tapusin nyo kasi pwede kayong makahalap dito ng mga gamot na pwede sa inyong mga anak. So mag-start na tayo. Ang unang-unang mga mommies na nareseto sa amin ng aming pediatrician is Erciflora. Sorry mga mommies, medyo mahirap siya banggitin. Yung Erciflora. Ito mga mommy, limited stock lang to. Kung on a budget kayo at may pera talaga kayo, pwede kayong bumili nito. Ito mga mommy, I think pricey to. Di ako bumili nito kasi hindi nga kami makahanap ng ganito sa mga regular na bilihan ng gamot. But I suggest, punta kayo sa mga malalaking butika, baka meron nun. Ito siya, Erciflora. Ito mga mami, mataas ang probiotic nito. So, kung nagtatay si baby, mas madali siya makaka-recover talaga. Ito mga mami, pag nakabili kayo ng Erciflora, pwede ito sa babies 1 month onwards. 1 to 2 bottle a day. Pwede rin siya sa children na 2 to 11 years old. Same lang din, 1 to 2 bottle a day. Naman natin mga mami is Tummy Pro. Maglalagay na lang ako ng feature ulit mga mami sa screen para mas makita nyo kung anong itsura niya. Ang Tummy Pro mga mami is good for digestion din. And this one mga mami is okay siya for 6 months onwards, 1 to 2 bottle a day, and okay rin siya to 11 years old, 1 to 2 bottle a day din. Next naman natin mga mommy is GI Protect. Ito siya yung feature. This is also good for digestion. Bilihin yung brand mommy yung Unilab ha kasi mas okay yun. Kasi yun yung nireseta sa amin before ng aming pedia. Sa mga magtatanong mga mami kung bakit marami akong sinasuggest dito kasi binibigyan kami ng list ng gamot na pwede namin mabili sa drugstore. Kasi minsan mga mami hindi natin alam mamaya biglang in the middle of, you know, madaling araw, biglang nagtaas si baby, at least alam niyo yung bibilihin yung gamot. Next naman natin mga mommy is zinc sulfate. Ang zinc sulfate, same lang din siya doon sa tatlo kong nabanggit, good for digestion din siya. So, pili na lang kayo dyan mga mommy, ang bata yan, and mayroon naman siyang direction sa likod, hindi kayo malilito kung paano yung pagpapainom. Dahil nabanggit ko rin pala mga mommies na pwede rin kayong bumili sa generika, pwede rin kayong bumili mga mommies ng mas mura. Yung kasi mga binanggit ko kanina may brand name yun. So, means mahal siya. So, ngayon mga mommies, kung on a budget kayo, pwede kayong bumili ng Nutrawell Probiotic. Ito mga mommies, hindi nyo na siya kailangan i-mix sa tubig, as in yung mismong powder, ipainom nyo lang siya kay baby, tapos painumin nyo ng tubig. Hindi nyo na siya yung haluin pa. So, di ba, hassle-free siya. So, example naman mga mommies, on a budget kayo at hindi nyo affordable yung mga nasabi kong product or mga gamot ni baby, pag nagtatay siya, pwede rin po kayong bumili ng Yakult. Yes, yan po yung isa sa mga sinasuggest number one na mga pedia. First medicine. For example, ng poop si baby, yan ang unang-unang yung dapat hahanapin niya ko bago kayo bumili ng mga gamot-gamot na to. Kasi ang Yakult mga mommies, mataas po yung probiotic niyan, mataas po yung mga good bacteria niyan, okay po siya for digestion, and super mura lang ng Yakult mga mommy. Dito sa bahay, nag-i-stock kami ng sobrang daming Yakult, as in, kasi yung ano ko minsan, sensitive yung chan niyan. Pag nami-mini-vlog ako sa Facebook page ko mga mommy, makikita niyan, as in, nag-i-stock
Mag-hoarding kami ni Daddy ng Yakult. Maganda yung mga mommies, lalo na may mga babies kayo. Mga mommies, tapos na tayo sa pangbata, sa pangmatanda naman tayo. For example, katulad ng nabanggit ko kanina, si Daddy is mataas yung acid ni Daddy. And ang kanyang ang diagnosis kasi pag mataas ang acid, mga mommies, is nagtatae rin. So, ito mga mommies, masasuggest ko pag may mga partner kayo na same lang din na nagtatae, or pwede kayong bumili mga mommy ng Pocari Sweat. Yun yung tubig na maraming electrolytes. Pwede rin kayong bumili ng Gatorade. Ayan. Okay yan. Painom nyo lang doon. And maganda rin yan pang sweet sa tubig. Kasi mga mommies, pag, diba, pag medyo masakit ang chan minsan, yung tubig hindi natin yan, hindi yan na-absorb ng chan. Lalo na si Daddy before kasi mataas yung uric acid niya. Pag uminom siya ng tubig, sinusuka niya lang. So maganda, uminom kayo ng mga mataas sa electrolytes tulad ng Pocari Sweat at saka Gatorade. Sample naman mga mommies, medyo ano na, hindi na tolerable yung pagpupo or pagtatae. Pwede na kayong bumili ng mga tablet. Meron mabibili sa mga drugstore na mga tablet na pwede nyo ipainom sa mga partner nyo, sa mama nyo, sa parents nyo. Basta nagtatae sila, pwede kayong bumili ng Dietabs, Lomotil, or Imodium. Ito naman mga mommy, mataas yung, hindi mataas, with loperamide siya. Which is good for, ano, yung para sa mga nagtatae. Mommies, idagdag ko lang, kung talaga nang pupup kayo at yung pup niyo is basa talaga, pwede kayo kumain ng mga saging. Mga mommies, yun lang yung ating video today. Sana na tulungan ko kayo for today's video. And na-miss ko rin kasi mag-suggest ng mga gamot-gamot. Kasi yun naman yung madalas na pinapanood dito sa ating channel. And gusto ko rin palang mag-thank you sa inyo mga mommies. Kasi ayan, malapit na po tayo mag 15,000 subscribers. Sana ma-reach naman natin yung 20,000 subscribers mga mommies. And please, mag-follow naman po kayo sa ating Facebook page. And dyan po ako nag-update. And mga mommies, ayan. And mga mommies, napapansin ko kasi dito sa ating mga videos, konti lang po yung nagsusubscribe. Halos 95% is nanonood lang ng mga videos ko. Please subscribe po yung ating channel para makareach naman po tayo ng 20,000. Ayan. Bagay na po yung sa akin na gumagawa ng content at nakakatulong sa inyo. And mga mommies, gusto ko lang ilagay yung mga comments dito kasi dun sa previous vlog ko, katulad ng sinabi ko kanina, ayan yung mga natulungan natin ng mga mommies na naging effective yung sinuggest ko sa kanila. Anyway, yun lang mga mommies for today's video. Thank you for watching. Don't forget to like and please subscribe na po kayo mga mommies para ma-reach naman natin yung 15,000. And next, sa'yo lang mga mommies. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!